Ay, yun naman pala. Hindi niya tinatalikuran. Responsibilidad ninyo yan para mapahinga naman yung kaluluwa ng kapatid ninyo. Kasi kung gising ang kapatid niyo, Ted, buhay, hindi siguro mangyayari ito eh. Makakalaban niyo kami rito. Papayo ako rito para sa matanda. Di mo magugustuhan pag nakikita mo, magtatanggal ako ng salamin, makikita mo matawa, lumilisik niya. Parang tigre. Itikan ang pangunahing kabuhayan sa bayan ng Candaba, Pampanga. Kaya ito rin daw ang naisipang paglaanan ni Tatay Jose de los Santos mula sa perang ipinadadala ng kanyang anak na isang OFW. Gusto rin daw kasi niyang surprisahin ang anak sa oras na umuwi na ito sa Pilipinas. Ang ginawa niyang taga-alaga ang kapitbahay na sanay sa negosyong pag-iitik. Paalaga po ako ng itik kay Mr. Saldo Laksabana. Ngayon po, dala ng siya ay nagkasakit. Pinagbilin doon sa kapiwala niya kasi kasuin na niya ang itik para makuha ko na. Pero ang problema, pumanaw ito at inagaw daw ang kanyang mga itik ng mga sakim na kapatid nito. Nung namatay si Mr. Saldo, nakialam ho yung mga kapatid. Sila na lang ang magbabayad. Nagparaan ako ng ilang araw. Nung kukunin ko yung pera sa kanila, sabi nila, hahanap muna. Karami ho nilang kabuhayan. Kanya ho, ako, humihingi ho ng tulong sa inyo. Kawawa naman ako na akong may edad na. Hindi na ako mapagtrabaho. Kanya yun ang ginawa kong paraan na yung naipong binibigay sa akin ng anak ko, ginawa akong parang anak buhay na. Bitag, tulong! Ano po ba ang laban ko? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo! Makakausap natin ngayon si Mang Jose. Magandang tanghali sa iyo, Mang Jose. Sino bang katiwala nung itikan na iyong nakipag-partner ka at namuhunan ka sa mga itik? Sino ang kausap mo rito? Yung Yumao? Yung Yumao po. Yung Yumao na yon si Saldo Laksamana? Opo. Si Saldo Laksamana ay may mga kapatid? Meron po. May katiwala ba si Saldo Laksamana na doon sa mga itikan na namuhunan ka rin kasabay siyang parang partner mo rito? Tama? Opo. Kung po ang puunang ko ron, yung naipang kong perang binibigay ng anak ko, ang pera ko po ron, may 200,000. Ang naging itik ko po kay Masaldo, kulang pong 2,000. Nung buhay pa siya? Opo. May katiwala ba kayo ni Masaldo sa loob ng sinasabing itikan na yan? Meron po. Si Joey. Si Joey Kiambao. Opo. Ikaw ba'y may mga hinahawakang resibo na katibayan ba na nagbibigay ka ng pera at binigay mo yung pera doon sa Yumao? Ganito po yun. Tuwing kukuha kong itik ay pera sa akin, si Masaldo, yung katiwala, kasama. Madalas pong kumuha ang pera sa akin yan, portiwala po. Mabait naman po yung nasira. May resibo bang natatanggap? Para saan yung perang kinukuha? Ang nangyayari po, portiwala, dahil madalas pong kumuha ang pera sa akin yan. Sino yung madalas kumuha ng pera? Sila pong dalawa. Oh, silang dalawa. So, nasasaksihan ni Joey yung pera. Okay. Humihingi po akong tulong sa inyo lang kasi nung bago namatay yung nasira, kinakukuna po yung itik, pinaayos doon sa katiwala. Hanggang sa namatay ho, hindi ho naayos. Ngayon, kukunin ko po yung itik, ayaw nang ibigay ng mga kapatid. Bakit daw ayaw ibigay ng mga kapatid? Sabi po, kanila raw yon. Gusto ko na po silang singilin. Singilin? Paano pagsisingil? Yung pinangako po nila. Pangako na? Sila nalang magbabayad. So babayaran ka nila para sila na, bibilhin na nila lahat yon. Parang binibenta mo na sa kanila na, bigay na lang sa iyo yung halaga noon. Opo. Anong sinabi ng mga kapatid nitong nasira na si Saldo? Nung pong
nag-usap kami, pinuntahan ko sa bahay nila, sabi, babayaran na lang ang itik. Huwag ko nang kunin yung itik ko. Okay. Dahil po meron silang poultry yan. So, nabayaran ka na ba nito magkakapatid? Hindi po. Pupunta po ako roon, eh, babayaran, ang pangako nila, babayaran na lang. Hanggang ngayon, dinededma ka, hindi ka pinapansin na magkakapatid? Hindi po ako pansin ngayon. Lumapit po yung anak ko din sa barangay. Mang Joey, good afternoon. Si Ben Tulfo dito po sa Pambansang Sumbungan. Bitag, hashtag ipabitag mo. Live ho tayo. Mang Joel, ano bang status nitong si itong matandang lumapit po sa amin at kasama yung si Ramilo de los Santos, ang anak si Jose de los Santos? May kinalaman ho doon sa itikan na kanyang katransaksyon na nasirang si Saldo Laksamana. Ayun nga po, inaano pa po namin ng mga invitation po. Tapos po, kanina po, inaano po namin ang invitation, hindi po sila dumating. Okay, siguro, Mang Joel, medyo mabilis na. Mamalanggalang lang po. Ano, pakisabi po sa inyong barangay, Captain. Ito ang inyong magagawa. Huwag kayong tatamad-tamad dyan sa barangay, antayin ninyo sa Somon kasi hindi nirerespeto yan. Kung sakaling pumunta kayo roon, at isulat ninyo yung mga bagay na gusto nyo isulat base sa inyong obserbasyon, magiging batayan ang inyong pag-iimbestiga. At pag ma-imbestiga ninyo dyan, papasok yan sa blatter ninyo. Kasi kung sakaling di magkakasundo, gagawa kayo ng pamamaraan doon sa nagrereklamo, tingnan ang estado ng kalagayan ng nagrereklamo sa katandaan at yung estado ng mga bata na wala sa eksena. Dahil yung kapatid, yung mga itik niyan, hindi lang minana sa kapatid nila. May nagmamay-ari din yan, may kapartner. Nakuha mo ba, Joel? Apo, apo. Sakaling mauwi sa hukuman, kompleto ang hukuman, hindi yung itatapon nyo sa hukuman na wala kang ginawa, maliban lang sa sinasabing patawag. Naging malinaw ba ako dito, Joel? Apo. Yan ang dahilan kung bakit may barangay, hindi yung patawag-patawag na para tayong mga bossing dyan. Magbanat kayo ng buto, bisitahin ninyo. Patunayan ninyo na ginawa ninyo lahat. Kayo na mismo bumisita sa bahay nitong mga inarereklamo para alamin na kayo nag-reach out. Ginawa nyo yung tamang pamamaraan, sila pa rin matigas. Sa parting yan, para nun sa ganun, lahat na investigasyon ninyo, silang umiiwas. Hindi maganda ang sitwasyon kasi parte dito may testigo. Pwede mo bang makisabi dyan sa kapitan mo na yan na si Ben Tulfo, pumapasok na? Apo. Kasi dyan sa Candaba, nagagawi ako dyan, nandyan yung aking isang kaibigan, matalik kong kaibigan na malaki rin yung sinasabing bukirin at may mga itikan din. Apo. Kilala niyo ba si Karay Herrera? Apo. Ayun naman pala kung kilala niyo si Karay Herrera, kumpare ko yan. Para sa akin lang, Joel, gawin nyo lang ang trabaho nyo, okay? Apo, apo. Loren, Loren Laksamana, si Ben Tulfo to, si Bitag, sa Manila. Okay po. Naka-live tayo ngayon, Loren. Ako'y nasa television, okay? Ikaw nandyan sa lugar ninyo sa May Candaba, tama? Okay. Okay, ngayon, Loren. Tanong, nilalapitan daw kayo nitong matanda na si Jose de los Santos at ang gusto lamang ay makuha na yung perang na kanyang nailaan doon sa kapatid mo, 1,800 ng mga itiks na yan. Itik. So, ano bang problema ninyo? Parang hindi, nangangako lang daw kayo, kaya lang napapako yung pangako. Ano bang problema ninyo magkakapatid na kasama mo? Po, sir. Yung po yung sinasabi na po, utang na yun, sinasabi sa kapatid ko po, sir. Hindi utang, na parang yung parting puhunan niya. Gusto ko lang. Yung kapatid ko, doon po sila nag-aano, naghahabol po sila kasi hindi po namin alam yon. So, hindi nyo alam? Hindi po namin alam yung utang ngayon. Mang Jose, anong gusto ninyo mangyari dito? Sabi ko nila, hindi ko kukunin ang itik. Babayaran na lang nila. Parang bibilhin na lang nila? Opo. Ilan lahat ang mga itik ninyo dyan sa itikan niyan? 5,000 po. Ngayon, gusto mo na lamang bayaran ka. Kasi 5,000 itik, ang sinasabi mo lamang, napuhunan mo dyan, 1,800 na alam ito ni Joey, tama? Opo. Kailan kayo nag-usap nito magkakapatid na si Fermin sa si Loren na ikay babayaran? Kailan nangyari? September. Sino ang kasama mo habang kayo nakikipag-usap dito sa magkakapatid? Sino testigo mo? Anak mo? Sino? Yung anak ko po, saka ho si Joey. So, may kasulatan ba kayo o verbal lang na nandoon ka, nandoon tatay mo at nandoon si Joey, yung katiwala na ng itik na nakikinig?
Hindi na po kami nakagawa ng kasulatan. Gawa po. Pero nagkaroon kayo ng kasunduan. Nagkaroon kayo ng kasunduan, walang kasulatan. Kasunduan o verbal? Opo, bilang pagtitiwala po. Hindi okay, po namin alam na ganyan ang gagawin nila. Sir, pwede ko pakinggan mo na pinag-tali ko po, sir. Pakinggan ka? Opo. Wala ka roon sa transaksyon. Yung inyong kapatid na sandali muna, Loren, sandali, Loren. Yung kinukuha nila. Sandali, Loren, ano? Hindi ko pong pinalaga sa kapatid ko po yun. Hindi ko po yun yung... Hindi, sandali. Hindi, wala kasi... Loren! Wala kasi eksena ang kapatid mong nasira at saka si Joey. Kayo, parang minamana ninyo. Yung anumang naiwan ng inyong kapatid na si Saldo, wala namang masama roon. Subalit, kilalanin mo, kayo ang nangako na bibilhin ninyo, hindi utang. Pagkayarin po namin ang utang namang kapatid po namin, paunti-unti po, hindi po namin kaya... Sige, babayaran nyo paunti-unti. So, may kasunduan kayo na 300,000 na hindi na kukunin itik, pero i-installment. Kung ano yung makakaya ninyo, tama? Kandali, kung ano yung inyong abot kayang mababayaran, kasunduan, tama? Hindi kayo pinipilit ng 300. Respetuhin niyo yung sinasabi ninyo. Malinaw? Nagaling sa iyo eh. Kayo ang nagbigay ng proposal dito na babayaran na lang siya. Huwag nang i-pull out yung itik na yan. At parang lalabas bibilhin niyo. Ngayon sinasabi niyo, hindi niyo kayang bayaran 300. Sana sa umpisa palang sinabi ninyo, installment. Para hindi na magkagulo. Tanong, mababayaran ba to na pautay-utay? Sir, kasi po yung itik may sir sa akin po yun eh. Kaya kinuha po eh. Dinalaga ako sa kapatid ko rin, sir eh. Oy, Jesse, ano sa palagi mo ang sinasabi ni Joey rito? Ano naman ang sinasabi ng katiwala ng katiwala rito? Opo, sir, hindi ko po alam yung transaction nila po. Ah, hindi mo alam. Well, ganito. So, yung mga 1,800 na itik na kinakailangan, ibabalik niyo doon sa kabila or ibebenta na lang ni Joey ni Jose ng ni Mang Jose. Kung sakaling wala kayong pambayad, ganun lang kasimple. Huwag niyo pahirapan na parang mukhang wala kayong gagawin. Eh, paano naman yung napuhunan ni Mang Jose sa kapatid mong nasira? Kaya po, sir, hindi na po ang tinatalikuran yung utang po ng kapatid. Ay, yun naman pala. Yun naman mawala gusto ko. Hindi niyo tinatalikuran. Responsibilidad ninyo yan para mapahinga naman yung kaluluwa ng kapatid ninyo. Kasi kung gising ang kapatid niyo, buhay, hindi siguro mangyayari ito eh. Ang unang prinsipyo po dito na lagi nating ipinagpipilitan, prinsipyo mula sa Kodigo Sibil ng Pilipinas. Ano po ang prinsipyo niyan? Ang isang kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig, pupwedeng verbalan o pupwedeng nakasulat. Ano man ang uri ng kasunduang pinasok, salitaan man lang o nakasulat, sinasabi po ng Kodigo Sibil, the contract between the parties is the law that must be complied with them. Sa usapin po na may pamagat, Lolita Tan versus Carmelito Villapaz na dinisisyonan ng Court Suprema November 22, 2005, sinabi po ng kataas-taasang hukuman na ang isang kasunduan hindi kailangang nakasulat. Po pwedeng nagkasundo lamang verbal-verbal. Magkaharap lang sila pagkatapos nagkaroon ng gentleman's agreement, either dahil nagkamay sila o dahil ibinigay ng isang partido yung pera doon sa kabilang partido, meron na pong kontrata at dapat sundin. Tanong, namatay na po yung kakontrata. Paano po ngayon yan? Sino ang may tungkuling kumilala? Di po sa kasundo ang pinasok ng isang taong namatay na matapos makipagkontrata. Yung pong mga tagapagmana. Sino ang mga tagapagmana ng isang tao? Ang kanyang asawa, kung meron siyang asawa, legal. Okay, kung wala pong asawa, pero may mga anak, yung mga anak, kung walang asawa, walang anak, yung mga kapatid. May tungkulin ba mga kapatid na kilalanin ang pakikipagkasundo ng kanilang namayapang kapatid bagamat walang nakasulat na nilagdaang kontrata? May tungkulin po silang kilalanin. Bakit po? Sabi ng Article 774 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, ang mana ay hindi lamang yung ari-ari ang tatanggapin, kundi lahat ng tungkulin, lalo na yung tungkuling magbayad ng utang, lalo na yung tungkulin na tumupad sa kasunduang pinasok ng isang namayapa na. Yan ang batas. Sa parting to, ito bang mga itik na to?
Alam ba ng asawa? Alam ba ng mga anak? O kayo-kayo mga magkakapatid na lang, dinisisyonan ninyo, kinawawa ninyo yung una sa lahat. Ang nasa una sa listahan, yung misis. Pangalawa, yung mga anak. Panghuli kayo. Kung wala talagang asawa, walang anak. Kayo mga magkakapatid, inako nyo na. Masasampahan kayo ng kaso, tatayo kami laban dito sa inyo. At may mga abogado kami, hanggang sa barangay pa lang, tututok na kami. Nakatingin na kami, nakamatsyag na kami. Hanggang sa mababang hukom, hanggang sa doon sa Court of hanggang sa Korte Suprema, talo kayo rito. Respetuhin nyo dahil umako na kayo. Kung umako kayo ng uutang sa abot kayo maabot na inyong makakaya, respetuhin nyo. Magsosobra, bibigay po namin sa kanila. Mm-hmm. Ganun po ang sinasabi po ng kapatid ko sa kanila. Sandali muna. Ang dapat kinakailangan dyan, mag-uumpisa muna sa barangay para merong bagay na kung saan nasusulat at yun magiging batayan na para, kumbaga, isakatuparan yung sinasabing na pag-usapan. Ngayon, parang nagmumukha akong batas dito, no? Para ako ngayon naging abogado para sa'yo. Itinuturo ko sa'yo tamang proseso, mapabarangay man yan hanggang sa korte. Makakalaban nyo kami rito. Tatayo ako rito para sa matanda. Di mo magugustuhan pag nakikita mo, magtatanggal ako ng salamin, makikita mo mata mo, lumilisik niyan. Parang tigre. Ngayon, hindi ko sinasabing bayaran mo hanggat gusto mo. Makiusap ka muna, mag-attend ka sa barangay. Ang mahalaga rito, ibabalik ninyo or bibilhin nyo na lang yung mga itik na yan. Bulo ka po, baka konti na lang po yung perang ginahabol po nila yan eh. Kaya po, hindi po tinanggap yung binibig yung pera sa kanila eh. Okay, Loren, sa barangay, doon ang usapan. Ang gusto ko lamang, nangyari na binisita na kita, ay kinatok na kita sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo at napapanood tayo kahit na gamitin sa hukuman itong usapan natin. Yari ka rito. Kahit sinong abogado, kahit pulis pa, kahit NBI pang tawagin mo, i-execute na lang to. A kapag parting to nangyari, ebay mabubliga kayo. Ayaw na ayaw ko mangyari yung nangyari doon sa Pangasinan, yung pobreng matanda na sa mangga. Hey, Loren, huwag ka nang umatungal pa, tumahimik ka na lang. Magpakita ka sa barangay. Loren, wala na akong pakialam sa mga ngingangaw-ngaw mo riyan kay Jose, yung mga itik na yan. Doon sa barangay, mag-usap. Mang Jose, okay ba sa iyo? At yung anak ni Mang Jose, si Ramilo. Ramilo, nandiyan ka ba ba? Opo. Narinig nyo na ako sa barangay. Kung kailan ang patawag, sabihin mo sa akin, ako magsisipot doon at magpapadala ako ng tao. Gusto kong makita, gusto kong marinig. Ang ayaw ko rito, solusyon ng problema lang ang gusto ko. Ayaw ko ng gulo. Higit sa sumbungan, imbestigahan. Nagmamasid, nakikinig. Nangingialam kung ano yung tama dahil may kaukulang batas. Ang bagay na ginagawa natin kung may kasunduan, lalo na sa barangay. Eto ho, ang saysay kung bakit may hashtag ipabitag mo El Tigre. Ben Tulfo, adios.